吧。Wala, kailan ka uwi ng bahay? Alex, huwag mo sabihin hindi ka uwi ng bahay bago ang deployment. Siguro ma, mas mabuti kung dito lang muna ako. Ang lahat ng nangyari bago ka ng training, kalimutan na natin yun. Sundalo ka na ngayon. Officer ako. Kaya hindi request ito. Kung hindi utos, uuwi ka na, Alex. Sir, yes, sir. Sir! Oh! Long time no see, sir. Kamusta ka po? Okay naman, sir. Alex, congratulations again, ha? Salamat, sir. Magaling ang anak mo, sir. Kanino pa ba magmamana yan, kundi sa tatay niya? I agree, sir. Sir. Lieutenant Marasigan, binabati din kita. Malaki ang naiambag mo sa nalampasan ni na Alex ang training na to. Pinatunayan mo din na sa training na to, walang malakasan, walang kapakapatid. Congratulations. Salamat, sir. Siyempre, ang training ay training, di ba? Ganyan kami dati, sir. Binabati kita, sir. Para saan? Si Alex. Tama ang naging desisyon mo noon, sir. Napalaki niyo siya ng maayos. Dapat madala na natin tong batang to sa pinakamalapit na DSWD. Hindi. Ako ang pumatay sa ama nito. Kaya tungkulin kong ako magpalaki dito. Iuwi ko siya. Sa mga susunod na araw, uli na naman siyang tatapak sa Mindanao. 20 taon na rin pala ang nakalipas simula nung napulot natin siya noon. Doon natin siya madidestino. Ang pinag-aalala ko lang, baka magtanong siya ulit. Wala siyang alam sa totoo niyang pagkatao, sir. Wala kang dapat ipag-alala. Batay sa ulat na ibinigay sa atin ng mga kasama natin sa baba, tahimik ang mga militar at wala sila binabalak putol sa laki. Lintik ng mga tauhan yan. Ipinagkanulo na tayo dati ni Hamdan at ni Ismael. Buti na lang nalansin natin yung mga away. Para tayo nakatitiyak na hindi tayo tinatry doon? Saal. Agong rekrutama ngayon, saal. Hindi na nakakapagtaka na ipagkanulo nila tayo dahil nasukol na sila ng mga kalaban. Hindi katwiran ang nasukol ng kalaban para magtaksil. Anak, iniisip nila ang pamilya nila na pakabalikan ng mga kaaway. Intindihin mo ang takot. Hindi, Ina, hindi ko maiintindihan yun. Pag may nahuling nagtataksil, wala na usapan. Patayin agad. Sandali, sandali. Naiintindihan niyo ba ang mga sinasabi ninyo?
Sa panahon ngayon na pilay ang ating grupo, hindi solusyon ang pagpatay. Lalo na kung ang basihan ay hinala. Huwag niyo silang itaboy dahil kailangan natin sila. Buddy, huwag mo sabihin hindi kita ragawi. Hindi nga talaga, buddy. Lahat ang sweldo ko napadala ko na sa amin sa probinsya. Nagtira lang ako para pangkain ko dito. Oh, buddy, di ka naman nagtira ng pamasahe mo pa uwi, ah. Eh, marami pa kasing kailangan bayaran sa amin. Yung lupa na tinitira namin, kulang pa kami ng 10,000. Ngayon, kung di namin mabayaran yun, papalayasin kami. Pero okay na yun kasi sa susunod na sweldo, doon na lang aawas yung 10,000. So, ngayon, hindi mo na uwi. Buddy, kung pera ang problema mo, kaya naman ako konting naitabi. Di na, buddy. Di na. Di, sa susunod na sweldo ko nga eh. Ano? Sige na. Ganun man yan. Iyak ako eh. Hindi sa nangyayari. Naghirap kasi muna, kayo eh. Buddy, mas kailangan mo. Masamang tumanggi sa biyaya. Buddy, huwag ka na maarte. Ito na, oh. Dagdag mo na yun, ha? Mas masama tumanggi sa kaibigan. Sige na, buddy. Tol, wala ang bagay ito. Maraming salamat. Tara na. Uwi na tayo. Sabay-sabay na. Bila tayo. Tara na. Sabay na. Huwag mo na umaran yung gamit mo. Hihigpit ang walang pagsasanay ng mga bagong kasapi. Trabaho mo yun, Rashid. Kung napatibay mo lang na maayos ang mga loob ni Hamdan at Ismael, hindi sana napahagamak ang buntot nila at kumanta sa mga kaaway. Tama na, saan? Hindi naman siguro pwede ka bilang. O ako lang. Tumigil na kayo. Ikaw ang pinuno namin. Tama na. Ang pagkakamali na, ipagkakamali mo rin! Magsalita ng ganyan. Tama na. Tauhan lang kita. Tama na. Tauhan ko rin sila. Tumihin na kayo! Ganyan bang klaseng pamumuno ang gusto niyong ipakita sa kanila? Saan? Rashid! Sa palagay niyo, susundan nila kayo kung kayo mismo hindi marunong at hindi nagkakasundo? O ito, hindi mo pa nasagutan ito. To. O. Taya? Aya, buksan mo to. Aya. Ang tagal natin di nakita, di mo kakausapin. Aya. Anak, hayaan mo na, nagtatampo lang yan. Alam mo namang ayaw niya magsundalo ka dahil natatakot siya baka matulad ka sa tatay niya. Tapos wala pa ngayon ang nanay niya dahil namasukan dun sa bayan. Madalas nga kaming dalawa lang nandito eh. Pero hindi rin makakatiis yan. Alam mo anak, masayang-masaya ako nung nandito ka na. Oh, anak, magbihis ka na. Kakain na tayo. Paborito mo. Opo, ma. Salamat ho. Mm-hmm. Nagbibihis. Baka mabasag na yan sa kakatingin mo. Masaya lang ako pa. Pa, salamat ko sa inyo. Sa inyo ni Mama. Masarap sa pakiramdam ang matapos ang mahaba-habang lakbayin. Lalo na kung sama-samang pagod, hirap, at literal na dugo at pawis. Oo. Pero anak, umpisa pa lang ngayon ang hirap. Hindi sa graduation natatapos ang lahat. Ngayon pa lang magsisimula. Alam niyo pa, balang araw, magkakaroon din ako ng mga ganyan.
ninyo na hustisyang pagkamatay ng aking asawa talaga. Ginawa lang namin yung nararapat mo. Patay na si Joseph. At nawalan din siya na isang anak. Amanos na kami. Ba? Okay lang ba kayo? Ba? Pwede ko ba magtanong? Ngayon lang ulit ako maglakas loob itanong to sa inyo. Pa, pwede ko pang malaman kung saan niyo ako pinulot sa Mindanao? Kuya, sundalo na ako. Kaya mo. Tutupad din pangarap natin, Kuya. Akalahin mo yun. Matatapos ko yung training. Sa mga susunod na araw, madideploy na kami. Sa Mindanao kami ma-assign. Ikaw na bahala sa akin, ha? Pa? Oh, ang seryoso naman ang usapan ng magtatay. Halika na, mag-una kayo, kakain na tayo. Oh. Tsaka na natin pag-usapan, ha? Sige, ho. Ha? Oh. Ha? Elmer, anak! Nandito ka na pala! Pagkain. Sundalo ka na, di ba? Mag-aan lang to. Oh, di mo. Nakakaya naman sa'yo kung utusan pa kita. Anak. Pa? Oh, God bless you. Oh, sige na, mag-bihis na kayong dalawa. Kaya para meron tayong kakainin at marami-raming beer na uubusin. Sige po, sandali. Una. O nga pala, anak, bakit ka biglang nawala dun sa graduation ng kapatid mo? Biglaan po kasi nagka-meeting, ma. Baka po pala malipat ako sa Seoul ko, ma. Ano, hindi papapalayo ka na naman sa akin. Dante, baka naman pwede mong gawa na sa GHQ na lang ito, anak mo. Ma, para naman akong bata niyan, eh. Kaminda, alam mo naman ang patakaran ko eh. Walang lugar o sitwasyon sa oras ng paglilingkod. Ang ka na naman eh. Alam mo, sa haba ng buhay mag-asawa natin, palagi mo na lang akong hindi pinipili. Mahal ko naman, oh. Nagtampo ka na naman. Yun to talaga. O basta kayong dalawa, ha? Kayong dalawa magkapatid. Pag nag-asawa na kayo, wag na wag niyong tatratuhin na katulad ng pagtrato ng tatay niyo sa akin. Siyado na naman eh. Ma. Okay ka lang? Okay lang ako. Bigla ako lang kasi naisip. Kahit na magkakaiba kayo ng mga assignments, magkakasama pa rin kayong tatlo. Samantalang ako. Ah, tama na ho yan. Konting panahon na lang po, magre-retiro na rin si Papa, di ba? Huwag niyo kaisipin. Namiss ko lang siguro nung bata pa itong dalawang to. At tingnan mo ngayon, malalaki na. Rupok na pala ng upuan na to. Buti hindi ka nahuhulog dito. Eh, kaya nga hinintay ka para ikaw ang gumawa. Oh. Diba, miss na miss mo ang Tito Benji mo? Anong ginagawa mo dito? Ba't hindi mo lapitan? Natatakot po kasi ako. Baka po pag umalis ulit siya, magaya siya kay tatay. Eh, andito na nga siya. At yun ang mahalaga. Sige na, lapitan mo na.
tito. Aya. Pwede niyo po bang itirintas yung buhok ko? Tulad ng dati? Tulad ng dati. Teka tito. Nga pala inayos kong upo na to eh. Para sa'yo pala eh. O, buka dito ha. Alam mo, tagal ko nang hindi nagpa-practice ng magtirintas. Puro barako kasi kasama ko dun eh. Tulad ko, barako. Iturin niyong asawa ang inyong mga armas. Ingatan niyo to. At huwag na huwag niyong iiwan. Ano nakakatawa? Sir, wala ka pong asawa. Ngayon, meron na. Huwag na huwag niyong itututok ang mga baril niyan sa ating mga kapatid. Itututok niyo lang yan sa ating mga kaaway. Baliwanag ba? Opo! Pairam naman! Ano ba? Ako naman, kanina ka pa dyan eh. Buknoy, huwag mong ililipat yung TV. Hindi pa nga tapos yung pinapanood ko eh. Nanay, oo, si Buknoy. Kesa nag-aaway kayo dyan, pwede ba patayin nyo na lang yung TV? Kakain na tayo. Hindi na kayo. Ay, mo akong masarap yan. Ito na nga, kakain. Army. Di ba salubo ako na yun? Ayan, manok. Ano pa to? Binong! Si Michael, si Lalo na. Cho. Paas na! Babalak! Paalala lang sa'yo. Paas na! Kung kinakailangan natin mas lumapit pa sa punta ng kalaban, mas kakailanganin natin mas marami pang gamit. Naiintindihan ko, Rashid. Paas na! Ginagawa ng paraan ng lahat. Sa ngayon, gamitin muna natin kung anong meron tayo. Karamihan sa kanila, bata pa, Rashid. Kailangan siguraduhin ang kanilang katapatan. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko ng mga commander nila. Binilin ko na pag-ibayuhin ang kanilang pagsasali. Dalhin mo na muna. Sige, ate. Okay. Kamusta? Lahat yan, ha? Amat, anong pangalan mo? Amir. Amir Bay. Amir Majul. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Wala ka pang 18. Hindi ka pwede dito. Umuwi ka na. Ate, ikaw itong nagsabi na kulang na tayo. Kailangan natin ng bagong tao. Hindi. Walang lugar ang mga bata sa Kiera. Umuwi ka na. Ilan na po ako, Bay? Sunog yung bahay namin nung sinugod kami ng mga sundalo. Wala na po ako uuwian. Abe. Magandang araw. Ay, si Kuya Abe. Kuya Abe. Kuya Abe, sandalo na po kayo. Gusto ko rin po mag-isandalo, Kuya Abe. Mag-arap ka lang. Balang araw makakamit mo yan. Ayos, Kuya Abe. Thank you.
Aliya. Ami! Si Rashid ang nagdala sa kanya dito. Pumayag ka. Kailangan natin ang tauhan. Ikaw lang sabi lang. Bata pa siya. Hindi dapat idamay ang mga bata sa laban na ito. Bata pa rin ako nang nawalan ako ng ama. Bata rin ang kapatid kong si Akin. Nung pinatay siya, sayang sa gusto natin, Ina. Damay ang mga bata sa gyerang to. Papayag akong dumito siya, pero hindi siya hahawak ng armas hanggat hindi kinakailangan. Nakikinig ba tayo para sa mga bata sa atin? Sayang laban na ito. Kung mamamatay din sila sa laban.